sa nalalapit na hinaharap, ang nuclear holocaust na kilala bilang The Flash ay nagdulot ng ecocide o malawakang pagkasira ng kalikasan. Ngayon, ang USA ay nahaharap sa matinding sitwasyon at kailangang gawin ng mga tao ang lahat upang mabuhay. 30 taon pagkatapos ng The Flash, sa isang kagubatan na puno ng abo, isang pusa ang lumapit sa nabubulok na katawan upang kumain habang sa malapit, naghihintay si Eli na may nakahandang palaso. Sa sandaling marinig niya ang pusa na nagniyaw, binaril niya ito at agad itong pinatay. Pagkatapos kunin ang pusa, nagpatuloy si Eli sa paglalakbay, huminto lamang upang tingnan ang loob ng mga sasakyan kung may anumang kapaki-pakinabang bukod sa mga kalansay. Sa kalaunan, nakahanap siya ng abandonadong bahay, at habang tumitingin siya sa silid, sinubukan niyang punuin ang bote ngunit walang lumabas na tubig. Nang buksan niya ang aparador, ang nakakatakot na amoy ay agad na nagpa-alerto sa kanya tungkol sa nakabitin na katawan, ngunit hindi iyon pumigil sa kanya upang maghanap ng anumang kapaki-pakinabang. Pagkatapos, niluto ni Eli ang pusa habang nililinis ang mga armas at nakikinig sa lumang iPod. Ang amoy ng inihaw na karne ay nakakuha ng atensyon ng isang daga, at napansin ito ni Eli nang marinig niya itong humuni at binigyan niya ito ng karne ng pusa. Matapos linisin ang sarili gamit ang basang napkin, nagpalipas ng gabi si Eli sa bahay na nagbabasa ng libro at nakatulog. Kinaumagahan, napansin niyang malapit ng malawbat ang kanyang iPod at ang rig ng baterya ng kotse na ginagamit niya sa pag-charge nito ay malapit na ring maubusan. Sa ngayon ay patuloy pa rin siya sa paglalakbay at sa gitna ng kalsada, nadaanan niya ang babaeng may sirang shopping cart na humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, nakadetect siya ng kakilakilabot na amoy at inutusan lumabas ang masasamang loob na nagtatago sa malapit, napansin na ito ay isang bitag lamang. Lumabas ang mga tulisan at sinimulang itulak ng pinuno si Eli upang pagnakawan siya, ngunit biglang pinutol ni Eli ang kamay ng pinuno gamit ang machete. Pagkatapos ay nakipaglaban siya sa natitirang miyembro ng mga tulisan, mabilis na pinatay silang lahat sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi man lang siya nagagalusan. Para bang si Eli ay protektado ng Diyos. Pagkatapos ay pinatay din ni Eli ang pinuno ngunit hinayaan niyang mabuhay ang babae. Mayroon itong bote ng tubig, ngunit sa sandaling maamoy niya ito, masasabi niyang hindi ito ligtas inumin at ibinaba ito. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga katawan para sa anumang mga kapaki-pakinabang na bagay, bumalik siya sa kalsada, nakinig ng musika hanggang sa mawalan ng power ang iPod. Nang maglakad siya malapit sa nawasak na highway, narinig niya ang grupo ng mga bikers na umaatake sa mag-asawa. Naaawa si Eli ngunit pinaalalahanan niya ang sarili na huwag makisali habang pinapatay ng gang ang lalaki, pinagsasamantalahan ang babae, at ninakaw ang lahat ng kanilang mga libro. Nang makaalis ang mga bikers, lumabas si Eli sa pinagtataguan at nagpatuloy hanggang sa matagpuan niya ang isang bayan kung saan pumasok siya sa tindahan ni Engineer, na agad na pinagbantaan siya ng kanyang sandata. Sa sandaling marinig ito ni Eli, kinuha niya ang sandata upang patunayan na mas malakas siya at mabilis na ibinalik ito, at ipinaliwanag na siya ay customer lamang. Pagkatapos ay hiniling niya kay Engineer na i-recharge ang kanyang baterya, at nag-alok ng ilang basang napkin at lighter bilang pambayad. Habang naghihintay, pumunta si Eli sa bar sa kabilang kalye, kung saan binisita ng mga pumapatay na biker si Carnegie, ang warlord na namamahala sa bayang ito. Naghahanap si Carnegie ng napaka-espesipikong libro kaya lahat ng mga alepores niya ay nagdadala sa kanya ng anumang mga libro na mahahanap nila, bagamat hindi nila mabasa ang mga pamagat dahil hindi sila marunong bumasa at sumulat. Tiningnan niya ang lahat ng mga librong dinala nila ngunit wala doon ang gusto niya, kaya ipinadala niya ang lahat ng libro para sunugin. Gumanda ang mood niya nang sabihin ng leader ng gang na si Redridge na nakakuha siya ng sachet ng shampoo, kaya agad itong ginamit ni Carnegie sa asawa niyang si Claudia, nabulag kaya labis niyang na-enjoy ang mabangong amoy at masahe sa ulo. Sa ibaba, nagbayad si Eli gamit ang mga guwantes at isang bandana upang punuin muli ang lagayan ng tubig. Habang inilalabas niya ang kanyang mga gamit, hindi niya sinasadyang nahawakan ang pusa, na naging sanhi ng pagsigaw nito sa kanya. Ibinigay ng bartender ang bote sa anak ni Claudia na si Salara, na lumabas upang punuin ito. Sinubukan ni Redridge na harangan ang kanyang daan upang ipakitang interesado siya sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin at pumunta sa pila para sa tubig. Sa loob, isang miyembro ng gang ang nagalit dahil hinawakan ni Eli ang kanyang pusa at sinubukang magsimula ng away, ngunit inihampas lang ni Eli ang mukha nito sa bar at naghanda upang umalis.
Sa sandaling iyon, inatake siya ng iba pang gang, kaya walang pagpipilian si Eli kundi ang lumaban. Sa mabilis na galaw ng kanyang machete, sabay-sabay na nilalabanan ni Eli ang lahat ng mga tulisan na isa-isang pinatay ng hindi pinagpapawisan. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga tulisan ay patay maliban sa isa, ngunit nang papatayin na niya ito, dumating si Salara at nagmakaawa sa kanya na tumigil. Dahil sa pagkagambala ay nahuli si Eli at dinala kay Carnegie, na nag-alok sa kanya na maging isa sa mga tauhan niya. Hindi interesado si Eli at sinubukang umalis muli ngunit pinilit siya ni Carnegie na magpalipas ng gabi. Pagkatapos, dinalhan ni Claudia ng pagkain si Eli at agad niyang nalaman na siya ay bulag, kaya nagtanong siya sa kanya ng ilang mga katanungan tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ay ipinadala ni Carnegie si Salara sa silid ni Eli upang kumbinsihin siyang manatili sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya, ngunit tinanggihan lang siya ni Eli. Sinubukan din niyang paalisin siya, ngunit ipinaliwanag ni Salara na sasaktan ni Carnegie si Claudia kapag nabigo siya, kaya hinayaan siya ni Eli na manatili. Dahil bihira lang makakita si Salara ng mga taong kasing edad ni Eli, nagtanong siya tungkol sa buhay bago naganap ang The Flash at si Eli ay nagbahagi ng kwento. Natuklasan din ni Salara ang libro ni Eli at natuwa, nagtanong tungkol sa nilalaman nito dahil hindi niya ito mabasa, ngunit agad itong tinakpan ni Eli at tumanggi na pag-usapan ito. Nang sa wakas ay umupo na siya para kumain, ibinahagi niya ang pagkain kay Salara at tinuruan siya kung paano magpasalamat para sa biyaya. Kinaumagahan ay nag-almusal si Salara kasama si Claudia at binigkas ang mga salitang itinuro sa kanya ni Eli. Nagulat si Carnegie nang marinig ito at gustong malaman kung paano ito natutunan ni Salara, at sinaktan si Claudia nang hindi makontento sa sagot ni Salara. Desperado na tulungan ang kanyang ina, sinabi sa kanya ni Salara na si Eli ay may aklat na may kakaibang simbolo, at ginaya ang simbolo ng krus gamit ang mga daliri. Lumalabas na Biblia pala ang gusto ni Carnegie, at ang hawak ni Eli na lang ang natitira sa mundo dahil nasunog ang lahat ng iba pa pagkatapos ng The Flash. Kasunod nito, inutusan niya si Redridge na kunin ang aklat ni Eli, ngunit pagpasok nila sa silid ay wala na si Eli. Agad na pinatay ni Redridge ang gwardya dahil hindi nito nagawa ang tungkulin at ipinadala ang mga tauhan upang hanapin si Eli. Samantala, kinuha ni Eli ang baterya mula kay Engineer at sinubukang umalis sa bayan, ngunit biglang dumating si Carnegie at gustong kunin ang aklat. Para sa kanya, Biblia ang pinakamahusay na paraan upang ilagay ang lipunan sa ilalim ng kanyang kontrol at handang patayin si Eli para dito, ngunit patuloy na lumayo si Eli. Biglang binaril ni Redridge si Eli ng 2 beses, ngunit hindi siya natamaan. Galit na inilabas ni Eli ang kanyang baril at sinimulang barilin ang sinumang tao na maririnig niyang gumagalaw, at mahusay na tinatamaan ang mga ito habang ang mga bala ng mga kaaway ay hindi man lang makatama sa kanya. Nang maubos ang bala ng kanyang baril, naglabas siya ng shotgun at patuloy na pinapatay ang mga kaaway, at tinamaan si Carnegie sa binti sa proseso. Napagtanto na tunay na may banal na proteksyon si Eli, hinayaan siya ni Redridge na makaalis sa ngayon. Matapos ipagamot ni Carnegie ang kanyang binti, sinubukan niyang ipadala ang gang para sundan si Eli. Gayunpaman, nag-iingat si Redridge matapos mawala ang napakaraming lalaki, kaya nakipagkasundo siya, kukunin niya ang aklat kung hahayaan siya ni Carnegie na maging asawa si Salara. Ilang sandali pa, narinig ni Eli si Salara na sumusunod sa kanya. Ipinaliwanag niya na ipinadala siya ni Claudia dahil mas ligtas siya kasama niya, ngunit sinubukan ni Eli na paalisin siya. Determinado na mabago ang isip, nag-alok si Salara na dalhin siya sa supply ng tubig ng bayan, na lumalabas na malinis na bukal sa ilalim ng lupa. Sabik na pinunan ni Eli ang kanyang bote, pagkatapos ay nilinlang niya si Salara at ikinulong siya sa kuweba upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng mag-isa. Dinagtagal ay nakatakas si Salara at sinubukang sundan si Eli, ngunit natagpuan niya ang babaeng may sirang kariton. Sinubukan ni Salara na tulungan siya, ngunit sinabihan siya ng babae na umalis, hindi nais na ang inosenteng babae na tulad niya ay mahulog sa bitag. Biglang inatake ng 2 tulisan si Salara at matapos siyang tamaan ng ilang beses, kinaladkad siya ng mga ito sa pribadong lugar upang pagsamantalahan. Ang malakas na pagsigaw ay narinig ni Eli at nahanap siya, binaril ng palaso ang 1 tulisan sa singit at pagkatapos ang isa ay sa lalamunan. Nagpasalamat si Salara kay Eli sa pamamagitan ng yakap at sabay silang umalis. Nang maglaon, natagpuan ni na Carnegie at Redridge ang mga katawan dahil sa mga ibong lumilipad sa itaas nila.
Nakahanap din sila ng piraso ng damit ni Salara, kaya alam nila kung anong direksyon ang babagtasin. Sa daan, narinig din ni Eli ang isang ibon at gumamit siya ng palaso para itumba ito. Habang pinupulot niya ang ibon, inutusan niya si Salara na kunin ang alambre mula sa kanyang pana. Pagsapit ng gabi, nagpa siya sina Eli at Salara na magpahinga sa lumang tower. Hiniling ni Salara kay Eli na basahan siya ng Biblia, at ibinahagi ni Eli ang ilang linya bago itinabi ang aklat. Ikinuwento rin ni Eli na nang matagpuan niya ang aklat, may tinig na nagsabi sa kanya kung saan dapat pumunta para panatilihing ligtas ang aklat at siya ay poprotektahan. Pagkatapos ay hiniling ni Salara sa kanya na turuan siya kung paano magbasa, ngunit hindi siya tumugon, kaya hinintay ni Salara na makatulog siya upang subukang kunin ang aklat. Gayunpaman, sa sandaling buksan niya ang bag, dumilat si Eli at hinilapalayo ang bag. Kinabukasan ay patuloy na naglakbay ang dalawa at sa kalaunan, nakahanap sila ng bahay na may karatula na nagsasabing, bawal ang trespassing, ngunit hindi nila ito nakita at lumapit sa pintuan. Biglang bumukas ang bitag sa ilalim ng kanilang mga paa at nahulog sila sa butas bago bumukas ang pinto at nakita nila sina Martha at George, matandang mag-asawa pala na mga armado ang nakatira sa bahay na ito bago pa naganap ang The Flash. Tinanong nila kung bakit hindi nila sinunod ang karatula at nang humingi ng tawad si Eli nang may mabuting pananalita at asal, nagpa siya silang papasukin sila. Sa una, maayos ang pag-uusap at nagsalo sila ng masarap na tsaa, gayunpaman, naging awkward ang mga bagay nang ipakita ng mag-asawa ang likod bahay kung saan nila inilibing ang lahat ng katawan ng mga nagtangkang manghimasok sa kanilang bahay. Sinabi ni Eli kay Salara na dapat silang umalis dahil ang mag-asawa ay mga cannibal, at inilabas niya ang kanyang baril upang pigilan sila sa pagharang sa kanilang daan. Gayunpaman, sa kanilang paglabas, dumating si Carnegie at ang kanyang gang sakay ng mga kotse. Agad na bumalik sina Eli at Salara sa loob at ipinakita ni George ang maraming koleksyon ng mga armas na nakatago sa sofa. Gamit ang megaphone, inutusan ni Carnegie si Eli na ipadala si Salara kasama ang libro upang maiwasan ang away. Isang pakete ang inihagi sa bintana at si Redridge ay nagmadaling kinuha ito, ngunit sa halip na aklat, nakahanap siya ng bomba. Tumakbo siya upang magtago bago nangyari ang pagsabog, sumabog ang dalawang kotse at napatay ang ilang miyembro ng gang. Agad na pinaputukan ng mga tauhan ni Carnegie ang bahay, at tumugon si Eli sa pamamagitan ng paghagis ng granada. Si Redridge na galit ay gumanti sa pamamagitan ng pagbaril ng missile at pagpapasabog sa kalahati ng bahay, na ikinamatay ni Martha. Galit na galit, nagsimulang bumaril si George na parang baliw at pumatay ng marami hanggat kaya niya hanggang sa naglabas ang kaaway ng Gatling gun para patayin siya at pasukuin ang iba. Maya-maya ay pinalibutan nila sina Eli at Salara at kinaladkad palabas ng bahay. Nagbanta si Carnegie na papatayin si Salara, kaya walang pagpipilian si Eli kundi sabihin sa kanya na itinago niya ang libro sa TV. Kinuha ni Redridge ang libro at ibinigay kay Carnegie, na bumitaw kay Salara at binaril si Eli sa tiyan. Sinubukan ni Eli na tumayo na may dalang punyal sa kamay, ngunit sinipa siya ni Carnegie at umalis kasama ang mga tauhan, at isinama si Salara. Sa isa sa mga van, inilagay ni Redridge ang machete ni Eli sa dashboard habang kinukuha ni Salara ang wire na nakuha niya sa pana ni Eli. Ginamit ito upang sakalin ang driver at naging dahilan upang mag-crash ang van hanggang sa huminto ito. Habang ang iba pang mga sasakyan ay lumalapit upang tingnan kung ano ang nangyari, pumunta si Salara sa driver's seat at nakakita ng granada na ibinato niya sa mga sasakyan upang pasabugin ang isa pa. Pagkatapos ay pumunta siya sa driver's seat at nadiskubre na si Redridge ay nasaksak ng machete ni Eli. Buhay pa siya at nagawa niyang tanggalin ang machete, ngunit pagkababa niya sa van, namatay siya. Pagkatapos, nagmaneho si Salara at nagpa siya si Carnegie na huwag siyang sundan dahil nasa kanya na ang aklat. Pagdating ni Salara sa bahay, hindi niya mahanap si Eli, kaya nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa nakita niya ito sa kalsada na sinusubukan pa ring makarating sa kanyang destinasyon. Agad niya itong isinakay sa van at binalot niya ng duct tape ang sugat nito. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, nakarating sila sa Golden Gate Bridge, nasira at hindi na madadaanan. Binanggit ni Eli na malapit na sila, kaya humanap sila ng bangka para maglakbay patungong Alcatraz Island. Dahil masyado nang pagod si Eli para magsagwan, ginawa ito ni Salara para sa kanya. Bumalik sa bayan, nabigo si Carnegie na buksan ang aklat dahil napakatibay ng lock nito.
Nagpatulong siya kay Engineer upang buksan ito at nasabik na basahin ito sa wakas, ngunit natuklasan niya na naka-braille code ito. Sa simula pa lang ay bulag pala si Eli, kaya naman nagre-react lang siya sa mga bagay-bagay kapag naririnig niya, naamoy, o nahahawakan. Desperado, inutusan ni Carnegie si Claudia na basahin ang aklat para sa kanya. Masaya si Claudia na magbasa muli ng braille, ngunit nagsinungaling siya sa kanya, at sinabing nakalimutan niya kung paano ito gawin. Ipinaliwanag din niya na naaamoy niya ang nasugatang binti nito at infected ito, kaya wala nang magre-respeto sa kanya. Tiningnan ni Carnegie ang paligid ng bar at nadiskubring pinagnanakawan ito ng mga tao. Idagdag pa ang kanyang mga tauhan na nag-aaway-away, kaya bumagsak siya sa kawalan ng pag-asa. Bumalik sa Alcatraz, nakita ng armadong gwardya ang dalawa at kinumbinsi siya ni Eli na hayaan silang dumaan sa pamamagitan ng pagsasabing mayroon siyang Biblia. Nakipagkita sila sa tagapangasiwa na nangongolekta ng lahat ng uri ng sining mula pa noong The Flash upang mapanatili ang kasaysayan ng sangkatauhan at umaasa na balang araw ay manumbalik ito. Wala silang kopya ng Biblia, kaya isiniwalat ni Eli na kabisado niya ang lahat ng nilalaman nito at sinimulan niyang idikta ito para makagawa ng kopya ang tagapangasiwa. Matagal ang proseso, kaya nagpahinga si Eli para mag-ahit at magpalit ng malinis na damit. Pagkatapos ng mahabang trabaho, sa wakas ay natapos ang bagong Biblia, at si Eli ay namatay ng payapa dahil sa pinsala ng tama ng baril. Nang mailibing si Eli sa courtyard garden ng Alcatraz at naidagdag ang kopya ng Biblia sa koleksyon, umalis si Salara, nakikinig sa iPad ni Eli, bitbit ang machete pabalik sa kanyang ina. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.